Welcome back to my YouTube channel! Kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like, i-share, i-subscribe, and click the notification bell button para lagi updated sa aking upcoming videos! Yeah, so for today's video, nakaisip naman ako ng panibago kong content or i-video. So, ito yung tatawagin natin na So, ito nga, nakaisip ko nga or naisip kong content is yung magre-react ako sa mga babae sa TikTok na So, ito nga yun. My heart went oops challenge. So, ayun nga, ano nga ba yung maging reaction ko? Siyempre, ito, hindi naman ito bago sa mga YouTuber na yung mga magre-react ka, syempre, syempre. Karamihan kasi diba sa mga vlogger, ang mga nagre-react niya, mga lalaki. So, dito i-check natin kung ano pa yung magiging reaction ko sa mga babaeng mga nagaganong na or nagaganong challenge. So, syempre, bago nga pala itong umpisahan, maraming salamat mga me dahil naka 1.1 subscribers na tayo! Monetization na tayo, so kailangan ma-achieve ko na to mga may support lang. So, eto na nga bago mag-umpisa, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, sa mga nanonood ng aking mga videos na mga ina-upload. Again, so yung mga nagpapabati, so mamaya na pag natapos itong challenge. So, ano pa hindi natin? Umpisahan na natin! Ayan na nga mga me, so umpisahan na natin. So, namili ako ng 10 mga gumawa ng challenge na yon. So, eto nga, nandito sa aking phone or sinave ko na siya dito. So, ano pang hinihintay natin? Siyempre, umpisahan na natin. First, eto si Ate Girl. So, i-watch natin siya kung paano siya mag-challenge na to. Start na natin. Oh! Oh! Ano siya? Parang siyang gay. Ano, alam niya, ano niya? Yung ano niya? Yung suso niya, diba? Hindi, yun na nga. Parang nakita niyo, diba? Parang kabog na kabog. Yung tipong ayos na ayos. Wala man lang bilugin. Ganon. Yun yung naging ano sa kanya. Yung nakita ko sa kanya. So, next. Ito perfect talaga kasi ito, ewan ko baka perfect yung suso. Pero pil ko to, yung nasa una na to, nasa video na to, ano siya? Ewan ko ha, parang gay siya or transgender ata siya. Di ko alam kasi parang yung katawan niya, di ba? Kung napanood nyo, nakita nyo yung katawan niya. Sobrang laki ng braso. Di ba parang panlalaki? Or ewan natin, syempre, mas maganda. Huwag tayo mag-judge. So, hintayin natin. Parang alam mo close eh. Basta ayun nga, hindi natin alam kung babae ba siya. Pero pil ko kasi transgender talaga siya. So, next video. Ito naman si ate na parang nerdy. Siya yung next. So, ito na nga. Oh, di ba perfect? Ang ano niya? Ang perfect niya. Ah! Oh, perfect! Pero maganda siya ha. Pero nakita niyo yun, yung parang ano niya. Pero ang feel ko ang napakaano niya naman. Ang ganda niya. Tapos yung kaso nga lang, yung pagkakwarty ng ano niya, nandito niya. Ayun na nga, yung kanyang hinaharap. Is parang tinal, parang kaya ko na ma-achieve yun. So syempre hindi lang ngayon. Pero feel ko na ma-achieve ko siya. So hindi lang ngayon. So ayun nga, pero siguro magiging comment ko sa ano niya, sa my heart went ups niya. Perfect! Magaling. So tatalunin ko siya, hintayin nyo lang. Tsari, actually nagawa ko na siya sa aking TikTok. So huwag nyo pala kalimutan i-follow yung aking TikTok. So ayun nga, it's a Prince Reyes 22. So ano pang hinihintay niyo, follow nyo na ako. And then pag-follow ako, agad-agad kayo. So, next, yung pangatlo natin, eto na. Si ate, parang mukha itong kasing artistahin. So, eto na siya. Pero, ang ganda ng ilong niya, ha? Ayun na. Hindi natin siya pantulog. Ay! Bakit ganun, no? Yung ano niya, yung parang may heartbeat, parang bakit nabakat yung ano niya, yung bra niya. Parang puro bra. Alam mo yun, yung parang mas lamang yung bra kaysa sa alin. Laya ko lang, sabi niya, parang mas lamang yung ano niya, yung bra niya, bakat na bakat. Sa bagay, pit na pit naman yung kanyang damit. So, kahit pit na pit naman yung kanyang damit, pero feel ko naman, magaling siya, magaling talaga. So, kasi alam mo, perfect nga, pero ang ganda, unang-unang ganda rin ng EP niya, panalo. Diba? Tapos, pero ang napansin ko na naman sa kanya, yung bra niya, mas parang nangyibabo kaysa sa anik niya. So, ayun nga. So, next video. Ito na nga yun. Next video.
una si ate. Ito par etong sumunod parang kamukha niya si ano, Kylie Versosa. Pero lang naman ha, pero hindi ko sure kung talagang kamukha niya. Pero sa tingin niyo mga mini, kamukha niya ba? Ano, so we na watch ko siya. Pero mukha siyang plot no, pero tingnan natin. Oh. Huh? Diba? Mm. Te. Oh, nakita niyo yung tinalo tayo. Alam mo yung sa kanya, 'di ba pag titingnan mo siya sa unang pag unang mong watch, parang wala siyang ano, wala siyang joke. Diba sa iyo, wala siyang ganto. Pero pag nakita mo, te. Ang laki oh. Nakita talaga perfect talaga oh. 'Di ba alam mo 'yun, parang sobrang laki ng ano niya. Kaya ba kasi parang sa kanya, don't judge the book by its cover, oh. Diba? Pero pag tinagawa, parang nung una, pag napanood niyo yung ano, diba? Hindi niya pa, book niya pa siya gumaga nun. Ano, parang wala. Pero nung nagsando na, te, panalo, tinalo tayo, te. Siyempre ako naman daw lalaban kasi wala naman akong panlaban, oh. Wala, diba? So, ayun, te, panalo. So, yung mga gusto niyo lumaban ng challenge, labanan niyo na sila, te. Pero siyempre, yung mga sister ko dyan, hindi magpapakabugi yan. Kung magaling siya, mas magaling talaga sila. So, eto na nga. Next na tayo, ha? Eto na, next. Eto, si Lars Pacheco. Ano, sa'yo kay Lars Pacheco? Oh. Eto, yung kay Lars. Etong kay Lars Pacheco, eto remember, syempre, hindi nyo ito na ano, dahil na balita ito, kumalat sa social media, yung suot niya, pagkapalit niya, yung sa may heart band oops niya. Eto, yung damit niya na yan, nakita nyo. Eto yung ano, yung parang umano sa social media ng kanyang suot. Nung sa showtime, lumabas yung ano niya. Pero perfect naman siya doon na. Pero anyway, ano ko yan, panako niya ni Mamsie Mulares. Yes. Syempre ano, lagi ako nag-watch ng ano nila, ng mga vlog nila ni... ng kanyang Juwires! Oh, di ba? Di nyo kilala. So, yun nga, basta panila ko lang nanonood yung mga prank-prank nila. Di ba? So, next. Basta ayun, basta pag nakita niyo yung kanyang outfit ni Lars na ganito. Skin mo to, girl. Mm, skin. Para sa mga taong... P? Or basta ayun na yun. Kabog siya. So, ito nga, pinapapalusan ako. Kasi parang init-init ako dito. Ewan ko pa sa ilaw din. Kaya rin na papawisan ako ng ganyan. So, next. Ito si ate. Ano siya? Para siyang nerdy-nerdy. Pero parang may kamukha rin siyang ano? Sa ibang ano? Sa ibang lugar. Or sa ibang bansa. Ay! Mmm! perfect! Pero ano, in fairness ay, nasabi ko sa kanya, sa ano niya, sa panlaban niya dito. Una-una, parang ano siya? Parang nerd-nerd nung una, tapos nung pagkatapos, parang alam mo yung mga ano, hindi naman sa news, parang yung mga dancers sa mga bar, yung hindi yung ano, yung mga bar na pang alam mo na, parang siyang perfect na yung mga siyang pusa. Pusa, pero ano, pagkita mo yung ano niya, yung tawag dito, yung eto na nga yung hinaharap niya. Para makahiwalay, no? Pati parang medyo bagsak na. Bagsak! So, yun na, joke lang. So, ayun nga, parang, pero perfect na siya, ang galing natin. Unang-unang, ganda pa ng kuti siya, sobrang puti. Pero actually, lahat naman ito na panood ko, maganda naman yung mga nila, yung mga my heart when oops nila, diba? So, eto na yung next na, eto si ate, ha, in fairness. Ano siya, ginakan tayo sa long na damit, sa mga large na size na atang damit to. Oh! Perfect, nakita nyo yung sinuot niya after niya mag boom, gumanon siya, nakita nyo yung suot niya. Parang yung patungan ng ano, ng telepono, no? Yung nga, so, alam mo yun, parang tinahitahin ni Ripper, tapos sinuot niya. Yun, gaya. Pero in fairness, ano siya, pretty siya. Actually, may kamukha siyang ano, celebrity, or ano, si ano, vlogger din, si Pastillas Girl, oh, diba? Si ano, Angelica, oh. Kaya ko siya, basta parang hawig-hawig niya, pero pare sama silang pretty. Pero daw papakabog, no? Mas pretty pa rin ako. Charek! So, ayun nga, next. Ito na si ate, yung furnace ng tattoo na ito. Ito, panalo. No. Ano tayo? Pero ano, ito yung foreigner. Pero kabog siya. Ay! So, nakita niyo yan? Yung ano niya, yung biglang pagkalab pagkatapos iwat siya parang ano pagkatapos pagpatanggal siya ng kamay niya parang dalawa yung ano yung hinaharap niya kasi ewan ko cleavage pala yun ay cleavage ano ang tawag doon yung parang may ano siya bongga may ano siya dito
Bilbil, bongke Bilbil ito dalawa pag napanood nyo, tingnan nyo, di ba nakita nyo? Parang Bilbil yung ano niya, yung video niya dito. So ito na, second to the last, si ate. Ito parang pinito perfect din to eh. So natutuwa rin ako dito. So ito, may mga alala pa kayo sa mga gantong video. So yung pinipilit kahit wala. Siyempre karamihan naman kasi, maraming mga magagandang mga plot pero hindi sila ha, pero ang gaganda nila, pero wala, hindi sila talaga ganun. Parang ano dito, yung lipstick ko parang sobrang kapal dito. Yun nga, yung ano niya, alam mo yon yung kahit ano ka, hindi ganun kalaki yung hinaharap mo. Pero lumalaban ka, kahit pinay ka. Actually kasi sa, karamihan sa mga ano, mga tagang totally malaking ganyan, mga foreigner, di ba? So ayun, syempre siya, hindi siya nagpagabo, kahit wala siya, dadaan niya para lumaban. So ayun, so eto na nga dito tayo sa last. Last, eto na si ate. Eto parang siyang nerd-nerd din, pero parang una natataranta siya or naugurat siya. Ay! Oh! Bongga, Thailand! Yung alam mo yung ilong niya, pati yung baba niya, parang pointed parang. Oh, di ba ano, tapos yung ano pa, yung isa pa kasi unang-una rin, isa rin sa nagpapapress dyan, yung filter ng TikTok, no, sobrang nga, pero siya sabihin yung hindi, ako rin kahit paano, pumress din ako dun, mga me. So, ayun nga, so, ayun na yung sampung mga nag-TikTok, na sobrang gagaling nila, no, so, ayun nga, so, ang ingay dun sa may likod, or dun sa labas, sa may sala. Ingay kasi ang ingay nila, kasi nga, may ginagawa sila, so, ako nandito ako sa may, sobrang init na ako. So, anyway, dito na mga nagtatapos ang aking reaction sa mga babaeng nag-my heart when oops nga sa may TikTok. So yung mga challenge sila. So syempre, di ba, pinagpapos na ako sobra. Alam mo nyo yung mga me. So eto, syempre, bago ko matapos or bago ko tapusin yung ano na to, video na to, i-shoutout ko muna pala itong mga to. So syempre, shoutout nga pala. Syempre, nilista ko para kasi iba sila nagpapabigyan nila, kailangan i-shoutout ko nga to sila. Syempre, i-shoutout ko nga pala, syempre, si Dave Joaquino. So yan, nag-comment kasi siya sa akin ano, YouTube sa isang video ko. Then kay Lindsay Reyes, eto si Lindsay, eto yung napaka-supportive din. Eto si Superman, napaka ano, kahit batang ina siya, perfect, napaka-supportive niya sa akin. Yun si J.R. Toribio, ito shoutout din sa'yo. Kay Joel Silva, si Joel Silva guys, don't forget to subscribe din pala ang kanyang channel. Ano, Joel Silva. So siya yung nag-e-edit sa akin sa mga, alam niyo ba sa lahat ng mga ginagawa kong edit, siya yung nag-e-edit. So ako yung hindi talaga ako totally nag-e-edit siya. So ako, tinggagawa lang talaga ako ng video. So next si Georgie Puente. So ayun, shoutout sa'yo sis. Sis, kao. So kay Cedric Rimando, ito yung Nakshi ko. Ito yung Nakshi ko na pala comment sa aking video. Napaka-supportive na laging nanonood. Hello sa'yo na. Then kay Isko, ito si kay Isko. Ayun, shoutout pala sa'yo kuya Isko. Tiga dyan si kuya Isko, dyan sa may sa labas lang sa amin. Then kay John Lawrence Lamoreno. Ito si John Lawrence Lamoreno. Actually, dati ko siyang kasama or kasama ko siya magtinda dun sa monumento. So, ayun na nga mga amin. Ito na nagtatapos ang aking video. So, ito na tayo pag sa pag ko. Ay, tapa. So, ayun guys. Bago ito matapos nga pala, huwag niyo kalimutan i-like, share, i-subscribe, and click the notification bell button para kayo updated sa aking upcoming videos. Yes, ayun na. Maraming salamat and keep safe, stay home, and God bless everyone. Bye-bye mga amin.